Good morning mga ka-homeboys. So andito tayo ngayon sa ating manukan. So almost 5 months tayo hindi nakapag-vlog. So or nakapag-upload ng video. Sa kadahilan ng meron tayong mga inaasikaso. So ngayon mag-upload ulit tayo sa ating YouTube channel na Homeboys TV. And then maraming salamat pala sa mga nag-subscribe ng ating YouTube channel. Kahit hindi tayo nakapag-upload those past few months. And maraming salamat sa support niyo at sa mga nanonood ng ating mga in-upload na video dun sa ating YouTube channel. So, andito tayo ngayon sa ating manukan. And then, magpapakain tayo. And then, i-update ko kayo sa mga alaga natin dito sa ating farm. And yun, yung mga homeboys, ngayon, nakapaglinis tayo. And then, sobrang malakas yung hangin dito kaya magulo pa yung ating manukan. Pero sa ngayon, magpapakain tayo mga ka-homeboys. And tara, it's feeding time. So yung mga ka-breeders, mga ka-homeboys, ito yung ating pangkatay o ito yung mga manok natin na four-dress native chicken. So yung pinagkakabahala natin ngayon is yung pagdi-dress native chicken. So pag may nagme-message sa atin sa Facebook, sa ating Facebook page, so ayan, nagbibigay tayo ng mga order nila. So ayan, so nag-range lang to ng mga 50 plus. At ang yung iba hindi pa gaano kalalaki, so mga nasa 3-4 lang yung timbang. So possible mga next week or mga 2 weeks pwede na natin tong ikatay ulit at mag ano na rin tayo ng order. So sa mga nagme-message doon sa ating Facebook page, so iniwalay ko muna sila sa ating mga inahin para hindi sila maagawan, or I mean mabusog sila, kasi pag kasama yung inahin talagang nakukulangan sila sa pagkain, so hindi sila nakakalapit sa ating patuka kasi hinahabol lang sila ng ating inahin. So kinulong na namin yung inahin namin dito sa loob, and then yun, dito na namin binibreed. So dito na yung ating mga brooder. Ito yan ang binibreed natin. So dalawang area to, dito tapos dun sa loob, para mahati natin yung pagbibreed sa, natin sa ating mga alaga manok. So yan, may mga luhalo rin na breed, basilan, tsaka yung brooder is basilan. Then meron tayong mga half kabir. So dito naman, ito yung ating mga Rhode Island Red na may basilan din. So yan, gugutom na sila kaya pakainin na rin natin. Malakas din talaga silang kumain kasi meron tayong mga food supplement din na binibigay sa ating mga alaga. So meron din tayong mga kinulong dito.
Ito yung mga manok natin na may mild na sipon. So kailangan natin ikulong. And then agamutin. So dalawang kulungan to. Hindi natin ito nilabas hanggat hindi sila nagiging okay sa kanilang sipon. So ayan, nilagay muna natin dito sa kulungan. Dito natin pinapakain. Ito yung ating mga basila na sisiw. So ayan, magbibigat na rin saka malalaki. So nasa ano rin to sila, 15 pieces na ating basilan. So ayan, napakain din natin. And then mamaya bibigyan din natin yan ng mga painumin na food supplement. So dito rin mga ka-homeboys, ito yung ginawa nating pinalibutan natin ng net para masanay sana yung ating mga manok na nilalagay dito bago natin i-free range. Kaso nakakaalpas pa rin yung iba. Medyo may mga butas din itong sa net natin, ay sa ibabaw ng net natin. So dito sila lumalabas. So yun, yung iba is nakakalabas na. Pero dapat ito isang kulungan natin bago natin i-free range mga ka-homeboys para sinasanay muna natin sa lupa. So possible yung mga basila natin na sisiyo, lipat din natin dito sa kabilang kwarto. So dalawang ano kasi to eh, dalawang division. So yan, napapasok muna natin yung iba na hindi nakakain. Mga crossbreed din to mga ka-homeboys. So mga nasa 2 months old, 2.5 months old na yung edad nito. So ayan, pasok lang natin kasi nakakaalpas. Hello mga ka-homeboys, ito yung gagamitin natin na water soluble sa ating binibreed na mga manok. Kasi ganun is tuloy-tuloy lang yung pangingitlog nila. So andito, tinulong na natin yung ating mga inahin para dito na sila mangingitlog. So yun sa labas is yung mga pangkatay lang natin or yung pambenta natin ng mga manok. So ayan, magpre-prepare lang tayo no para sa kanilang inumin para magtuloy-tuloy yung pangingitlog nila. So maglalagay lang tayo ng konti ito sa prepare natin na tubig. Ito'y pinapainom namin sa umaga, tapos sa hapon is magbibigay din tayo ng mga supplement na vitamins. So ito para sa kanilang pangingitlog. So nakakatulong to para tuloy-tuloy at nakakatulong din to para mabilis magpa-breed yung ating mga inahin.
Ayan. Shake lang natin. Papainom na natin. Dito magbibigay din tayo. So, meron tayo ditong dalawang Rhode Island Red, and then delivered natin sa Rhode Island Red tsaka yung mga basila natin. Kaganda dito mga kahomboyses. Grabe yung ano, aggressive yung ating mga brooder. Oh, nagsasabay pa yan. So para tuloy-tuloy lang yung pag pinitlog nila. Sample tayo ng isa ulit. Paus ka na. Ayan o. Pwede mo nang ipasampa. So yung mga cowboys, pa-like and subscribe ng ating YouTube channel, and maraming maraming salamat sa supporta nyo, and God bless us all.